Showbiz fanatics, Miss Angeline Quinto, may tinanggihan, Eric Santos and Mama Bob in Heaven is very happy dun sa kanyang desisyon. Ano kaya ito? Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet sa my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Angeline Quinto revealed that she was offered the opportunity to run for public office, but it's steering clear of politics for now. The singer-actress revealed there were people who approached her as early as 2 years ago but the possibility of her running in the election, but she declined. So, ibig sabihin, si Miss Angeline Quinto po ay meron pong ino-offer sa kanya. And dinecline niya. Ano kaya ito? She said that she does not want to enter something she does not know anything about. The year of COC saw several showbiz personality running for public office. So, sabi dyan, Angeline Quinto revealed she was approached by several people to run for public office but she declined. The singer-actress who was born in Sampaloc, Manila, she said there were offers to her to run for councilor there. So, ang isa sa mga bagay na ino-offer sa kanya, 2 years ago pa lang, ino-opera na po siyang tumakbo bilang isang councilor sa Sampaloc, Manila. And we all know and we do believe that Miss Angeline Quinto is very prominent at talagang kilalang kilala po siya. Siya po ang tinagurian na pride of Sampaloc, Manila because after she won doon sa kanyang contest na sinalihan sa ABS-CBN ay talagang umugong yung kanyang pangalan. And apart from that, aside from that, is that Miss Angeline Quinto is also very generous, lalo-lalo na doon sa mga kapitbahay at sa mga kakilala nila from Sampaloc, Manila. Kaya naman nung siya po ay ini-encourage na tumakbo as a councilor, ay pinag-isipan niya ito at narito po ang mga dahilan. According to a report by the Inquirer, Angeline Quinto turned this offer down because she believed she does not possess the knowledge to hold a public position. So sinabi po ni Miss Angeline Quinto on her interview na tinurn down niya yung offer na tumakbo siya bilang councilor ng Sampaloc because naniniwala siya na wala po siyang knowledge o wala siyang kaalaman na humawak ng isang public position or as a councilor in any public position sa ating gobyerno. To be honest, there are some people asking, especially in Sampaloc, but I decline. I don't want to enter something I don't know anything about, she firmly said. So, sinabi niya po sa kanyang interview na kaya niya dinecline yung offer because she said na hindi raw siya papasok sa isang bagay or sa isang sitwasyon na hindi niya naman po alam. Kumbaga, parang naging honest po siya dun sa kanyang sagot na yun. Ano? At ito isang bagay na talagang hinahanga ng lahat ng mga tagahanga at fans and supporters nitong si Angeline because she was very honest sa lahat ng kanyang mga sagot. Angeline said she's clueless on what she's going to do if in case she does run and gets elected. So, inamin niya rin na talagang as in empty yung kanyang mind pagdating po dun sa mga bagay na kailangan niyang gawin kung tatakbo siya at manalo bilang councilor nga ng Sampaloc. Ayoko naman ng ganun. Baka mamaya ano lang yung gawin ko doon, ng singer-actress said during the virtual conference per concert. Ayan. So, yun po yung kanyang sagot sa kanyang mga interviewer during that time. As report by Philippine Star quoted Angeline saying, there were people who approached her as early as 2 years ago during her run to for councilor in Sampaloc. So, yung offer po na pagiging isa sa mga councilor o tumakbo na councilor sa Sampaloc, Manila, 2 taon na po siyang nililigawan bago pa po mag-file ng COC ang lahat ng mga kakandidato this coming election. However, when she asked for advice from her mama Bob back then when she was still alive, her adoptive mother would tell her how to focus on her career. So sinabi daw po ni mama Bob sa kanya nung nagseek siya ng advice sa kanyang mama Bob, nabubuhay pa si mama Bob eh, kasi almost 1 year pa lang pong namaalam si mama Bob kay Angeline Quinto. And then, dito po sinabi ni Mama Bob sa kanya na doon ka na lang muna mag-focus doon sa career mo, sabi niya. She told me it's too early for that. And why would you enter politics when you already have your hands full with work? Angeline called her Mama Bob telling her. Sabi ni Mama Bob sa kanya, bakit ka papasok sa politika na
Eh ngayon, sobrang dami mo na ng trabaho. Halos hindi niya na nga, o wala na nga siyang panahon para sa sarili niya. Bakit niya papapasukin ng isang bagay na, kumbaga, ipapahirapan niya lang yung sarili niya? The singer-actor said though, she's not closing her door to politics, but it would ever come to do that in the future. Pero hindi niya raw po sinasarahan ng kanyang sarili or yung kanyang pagkakataon na tumakbo or mag-serve sa ating pong bansa as a politician. So, ibig sabihin, there is a chance. May chance. For now, she would concentrate on work and her newfound love life. Ayan. So, yung kanya focus ngayon, ang kanya pong talagang priority ngayon is yung kanyang trabaho and at the same time, yung kanyang relationship, yung non-showbiz relationship niya. In an ABS-CBN news report, Angeline admitted during an interview with Karen Davila that someone is making her heart happy. So, inamin naman po niya sa kanyang interview with Miss Karen na talagang masaya siya sa kung ano man ang meron na relasyon siya ngayon. And so to only Angeline knows with regards to whether she would join politics in the future, only time will tell. So sabi niya, panahon na lang makapagsasabi kung talagang kailangan niya ng tumakbo as a counselor, as a politician. Angeline Quinto is a Filipino singer. She's also an actress. She rose to fame when she won Star Power, which was the search for the next female pop superstar set by Sharon Cuneta. Recently, Angeline took time to post picture of her mama Bob, revealing how much she loved her. The actress has given very open about her mama Bob has been the one who saw her through. Even though her mama is not her biological mother, she loved her dearly for she was the one who really took care of the singer. Now that she's gone, the actress can't help but miss her and would take her time to tell her that she really loves. Yun. So parang in short, bang miss na nga ni Miss Angeline Quinto ang kanyang mama Bob na almost 1 year na pong namatay or namaalam sa kanya. So veteran broadcaster Karen Davila in the past visited Angeline's house and visit was truly an awesome time for two wonderful kind and soul. She was given a tour for her walk-in closet, which was enormous and has a lot of shelves all filled with beautiful pairs of shoes. The singer actress showed her one awesome pair of 7-inch heels, which she said would only work for photo shoot. You can hardly walk in them. Karen was clearly amazed at the height of the shoes and grew all the most outstanding when Angeline tried it on. So, yun nga po. Tuwa naman po yung kanyang tuwa po si Miss Karen Davila dahil isa siya sa mga naka-witness dun po sa napakalaking walking closet nga ni Miss Angeline Quinto. Pero isa sa mga talagang natutuwa sa desisyon nga ni Miss Angeline na i-decline or i-take down yung offer sa kanya as a counselor is si Mr. Eric Santos, sapagkat alam po ni Eric at si Eric Santos po isa sa mga talagang closest friend and closest to the heart of Miss Angeline Quinto. According din sa kanilang dalawa, sa kanilang mga interview na talagang magkakaparehas yung kanyang sagot, na whatever happened, nangako sila sa isa't isa na magkasama sila until the end. So, kahit ano pang mga relationship na meron sila, pero kung ano man yung meron sila ni Miss Angeline and Eric Santos, hindi daw po yun mawawala. Dahil si Angeline, according to Eric Santos, ay talaga namang naging parte ng buhay po ni Angeline. At ganun din vice versa to Eric Santos. Kaya naman, as of the moment nga is ini-enjoy nila kung ano man yung relationship na nabuo sa kanilang dalawa. And marami nga ang nanghihinayang sa dalawang ito. Pero till such time na hindi pa natin nakikita na nagpapakasal itong si Miss Angeline Quinto sa ibang lalaki, ganun din naman si Mr. Eric, na wala naman po siyang sinasabi na may karelasyon na siya ngayon. May mga pagkakataon pa rin tayong pwede tayong umasa, pero mahirap kasing mahopya. So yun po yung isang bagay na iniiwasan natin. So kailangan kung ano man po yung magiging desisyon ni Eric Santos at ni Angeline Quinto sa kanilang love life, and we are just here to support them. Kasi yun lang naman yung pwede nating gawin. Dahil wala naman tayo sa posisyon at hindi tayo si Angeline at si Eric Santos para po pang himasukan kung ano man po yung gusto nilang gawin sa buhay nila. So, but as of the moment,
Miss Angeline Quinto and Eric Santos is very happy kung ano man po yung relationship na meron sila ngayon, at sinabi nilang pinapahalagahan nila ito at nandiyan lang sila para sa isa't isa. So yun lang isang bagay na talagang ma-happy na tayo dun sa mga pangako nila at ngay Eric Santos para kay Mama Bob. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless.